What is your mommy name? Mommy Joy. So, alright guys. So, nandito na si Mr. Guys from hotel. Galing sa kanyang operation. So, naligo na siya dyan sa hotel bago siya umuwi ito sa bahay. What's wrong? Yeah. Oh no. You got a hug for me? Yeah. Hug. I'm going to kiss. Thank you. Thank you, Daddy. Magtupi man ako guys. Ito yung mga damit ni Sophia nga nilabhan ko 2 days ago and natuyo na sila. So kailangan ko na silang tupiin. So yeah, magtupi muna tayo. Alright na nga palangga, tapos na tayo magtupi and then ilagay na natin sa lagayan. A few moments later. So, hi guys. Gagawa ako ng lunch. So, guys. Ito yung lutuin ko. Eggs and then ham. Para na yung sapia to. Twelve seconds later.
So yan guys, ito yung lunch ni Sophia. Waffle and then eggs with bacon. And then meron tayong cheese. Si favorite niya. So alright guys, pakainin ko muna si BB Girl sa kaniyang lunch. So let's eat. Many minutes later. Sana nagkagulo talaga yung bahay. Look, si Sophia nagkaon og melon. Tapos yun. Nagkamoreksing na. Yan, tapos. Same yung weather today, guys. It's dark na. Ang oras ngayon is 4 o'clock na. So, and now, magluto na ako ng dinner. Kasi, 4 o'clock na. Mag-start na ako mag-dinner. Mag-ano, guys? Mag-prepare ng dinner. So, magkuha ako ng broccoli kasi nag-ano ako guys, ang dinner namin ngayon, salmon. Mag-bake salmon ako guys, tapos ano, mga vegetables. Ito yung frozen vegetable diyan. A few moments later. Alright guys, so luto na yung dinner natin. Ito yung dinner ni Sophia. Steamed vegetable at saka baked salmon. And then ito din yung kamister. Yan, steamed vegetable, baked salmon, and yan, broccoli. And then ito yung sa akin rin. Same lang kami ng mga dinner. It's very delicious guys, so time to eat, let's eat! The next day. Guys, hindi ko natuloy sa pag-vlog dahil mas inuna ko si Sophia kaysa mag-vlog yesterday. Kaya yan, naputol-putol yung pag-vlog natin. So, si kung nakita nyo nga nag-ano ako ng mga putas guys, kasi si Mr. Guys, kahit giipirahan siya, nag-grocery shopping pa rin siya. So it's been 3 days na siya galing na ano galing giupirahan. Pero tinanggal na yung ano niya guys, tinanggal na yung big plaster sa kanyang kamay. Tinanggal na siya. So wala si Mr. dito, nandoon siya sa kanyang GP at gi-check yung blood pressure niya dahil yung pag-opera niya guys. Talagang na-shock yung mga doktor nila kasi yung pag-opera niya ay yung blood pressure niya ay grabe ang taas, 290. Kaya yan, na-stop yung pag-opera nila dahil hindi ituloy kung hindi mo ano ba, mo lower yung blood pressure niya kasi bawal pala yung operahan ka tapos yung blood pressure mo ay taas, maano raw makamatay daw or ma-heart attack ka. Kaya yan, napatigil sila sa saglit yung pag-opera nila ni Mr. dahil nga sa blood pressure. So, natatakot si Mr. dahil nga sa yung pag-opera niya guys ay ano ba, na alam niya kung what's going on dahil nga hindi siya general anesthetic, ano siya, local lang siya, ibari yung ginam lang yung hands niya, yung area nga kailangan operahan. So narinig niya kung what's going on, ano yung pinag-usapan sa doktor, kung ano yung mga ganun, sinatatakot daw siya. Tapos na ano pag yun daw niya guys, kanang ang tawag noon, na ano daw siya, kanang na-feel niya yung sakit, diba, yung pag-opera, yung gipagduot daw sa ano, gikuha yung carpal tunnel kasi yun yung carpal tunnel yung nakano sa kanya, yung nagngot-ngot yung kamay niya, yung hindi siya makakatulog ganyan. So, yan, pagtanggal daw sa carpal tunnel daw kasi ang ano para kaya pala masakit yung hands niya at magngot-ngot dahil yung carpal tunnel niya ay is very tight. So, kung tight pala yung ganyan, ano, magngot-ngot talaga yung kamay mo. Kaya yan, giluagan nila at tinanggal ata. Tinanggal ba yun or giluagan? Yung pagtanggal daw, talagang napil ni Mr. daw ang daging sakit. Sabi niya, ow! Sana talaga siya, as in. Kasi hindi nila nilagyan ng masyadong anesthetic
nilagyan ng more anesthetic pa kasi sabi din ni Mr. nga wag na lagyan kasi paglagyan kasi the more anesthesia ka, the more you stay sa hospital. Kaya yan, sabi ni Mr. only one ano na anesthesia ra ilagay. Tapos ay yan, hindi niya ilagyan ng more anesthesia. Kasi sabi kasi ni Mr. daw. Yan, kasi Mr. natakot kaya siya, sabi niya, never daw again siya nga mag-opera ng kung local lang ng anesthesia. Gusto na niya nga, kana talagang ano, anong, yung anesthetic nga, general anesthetic ba, yung tulog talaga siya nga, as in tulog kasi, ano, para hindi niya mapel kung what's going on, kaya ano yung mga ginagawa sa doktor niya, sa kanya, para hindi siya natakot. Kasi, first time daw niyang naka-high blood pressure siya, dahil siguro sa, alam niya kung ano nangyari. So, kaya sabi ng doktor, siguro, kaya ganun siguro nga, ano, ang, bakit ka na high blood pressure? Kaya yan, nandun siya sa GP niya at sinecheck yung kanyang high blood pressure, yung blood niya kung taas ba. Kasi, nakakatakot pag ano siya, ano kasi yan siya guys, high cholesterol din yan siya, kaya. So, nandito na si Mister. How's your checkup? How's your high blood pressure? High. High? Serious? You're joking. High or no? High. How much? 170. 170? Oh no, very high. That's very high. And then, what the doctor said to you? I have to start taking tablets. 12 seconds later. Sabi pala ni Mr. guys, kung hindi siya nagpa-opera, hindi niya alam nga high blood pala siya. Kasi matagal na siyang hindi nagpa-check up sa kanyang blood. I think it's been 2 years na or 1 year. Hindi siya nagpa-check up ng blood. Dapat nga magpa-check up yan siya kasi may edad na siya. Pero hindi niya inano ba? Hindi siya nag-mind sa kanyang ano, health guys. So kaya yan. Yeah, mabuti na lang nagpaano siya, nagpa-opera at nalaman nga high blood pala siya. Kasi sabi sa kanyang GP, ang kanyang blood pressure, ang kanyang blood pressure ay still very high. So, natatakot siya guys kasi natakot baka ma-heart attack or ano pala yung basta high blood ka pala ay silent killer pala yung high blood guys, nakakatakot. Kaya yan, mag-start na siya, mag-inom ng medicine para sa high blood. Okay. Okay guys, so dito natin tapusin yung video and see you in our next video. Bye-bye! Bye-bye.